Welcome back ulit to my channel mga idol. For today's video naman, simple tutorial naman tayo. Sana makatulong to sa inyo. Lalo na sa mga baguhan pa o kaya hindi nakakaalam nito. Pero kung alam mo na to yung video nito mga idol, pwede nyo naman skip yung video. So, yung ituturo ko pala ngayon mga idol, ito. Kung makikita ninyo yan. Ito, tutukan ang camera natin. Yan. So, yung location pala nito mga idol, ito yung nasa ilalim ng tanky natin. Yan. Yan yung fuel cap natin mga idol yan. Yan na sa loob. Yan. Ito yan. Tapos ito yun siya. Tapos may dalawang ano siya mga idol. Dalawang hose. Yan. Dalawang hose po yung mga idol. Yung isa papunta dito sa ano natin. Sa manifold natin. Dito sa engine. Yan. Dito sa may baba ng carb banda. Yan. Tapos nakakunik yung vacuum hose. Yan. Papunta dito din sa fuel cap. Tapos may isang malaking hose din. Ito naman yung malaking hose mga idol. Ito naman yung papunta dun sa carb natin. Yan sa baba. Yun siya mga idol. Yun. Ito yun siya mga idol. Yan. Yung isang hose nito mga idol. Yan. Papunta dito. Papunta yun sa carb. Tapos yung isa naman. Dito papunta. Papunta dun sa carb. Tapos yung isa naman dito papunta sa ano natin. Baba ng manifold yan. Dito. So ito pala mga idol. Bago kayo bumili ng pyesa. Mas okay yung alam nyo kung dapat alam nyo na bago kayo bibili, dapat sure kayo na yun yung sira. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano ba natin malaman kung sira ito mga idol, yung fuel cap natin. Kasi dati na experience ko na to, kaya nagpalit na ako nito. Kaya kayo mga idol, kung baka sakaling papalit din kayo niyan tapos hindi pa kayo sigurado kung sira o hindi, para to sa inyo yung video na to mga idol. Ituturo ko sa inyo para malaman natin kung ano ba yung sintomas niya o kaya ano ba yung pwede natin magawa para matesting natin siya kung okay pa ba siya o hindi na. So ito na mga idol, susubukan na natin siya para malaman nyo kung ayos pa ba ito yung fuel cap nyo or kailangan papalitan na. So gagawin lang natin muna ito. Yan. Tapos yung vacuum din yung pupunta sa carb. Yan yung isang ano. Yan. Yung kinakabitan nitong dalawa mga idol. Yan. Yung dalawang hose na to, tatanggalin muna natin. So ito na mga idol, natanggal na natin yung dalawa. Ito yung kanina yung isa, tapos yung ito yung isa. So yung trabaho pa lang itong mga idol ng fuel cap natin, ito yung galing dito sa tanke, bababa yung gas. Tapos dapat yung gas, bababa din siya dito. Yan. Ito yung pupasok doon sa carb natin, yung carburetor natin, ito yun. Tapos ito naman, yun doon sa ano natin, manifold natin yung sa malapit sa engine natin kanina yung nakita natin sa video. So dapat ang mangyari kasi nito mga idol, itong papuntang carb na hose, dapat yung gasolina dito mga idol, saka lang siya lalabas kapag umandar na yung makina natin. Kasi pag umandar na yung makina natin, magkaroon to ng ano, yung parang compression doon, higupin nyo to mga idol. Siyempre pag nakahigup na dito mga idol, yung fuel cap natin, saka naman siya gumana. Kaya pagka hinihigop to ng makina na ito mga idol, yung compression niya, pagka nakahigop na to, dito naman sa kabila, saka lumabas yung gas. Ngayon, kung sira man yung fuel cap ninyo mga idol, ang mangyayari nito, possible na ito, habang hindi pa umaandar yung makina natin, dito may lumalabas na ito ng mga gas. Pero dapat, hindi yun siya normal. Saka sira yun mga idol pag ganun. Halimbawa, pag tanggal mo nito, tapos dito, may dumadaloy na siya na gas kahit na ito hindi pa umandar yung makina, kung saan na siyang lalaglag yung gas dito, pwede na yun mga idol, possible sira na yung fuel cap ninyo. O kaya ito mga idol, dapat gagana lang siya
kapag ito nahigop na siya ng makina natin, para automatic siya doon sa carb natin na pupasok. Kasi kapag gumagana na siya tapos hindi pa na igop to doon na makina natin, na hindi na siya magkaroon ng boost signal para buwaba na yung gas, ang mangyayari, malulunod yung motor natin, o kaya mahirap na paandarin yung motor natin, pabago-bago yung minor, o kaya minsan hard start siya, minsan tumataas, buwababa yung minor pag sira ito, mga idol. So para malaman nyo siya kung ayos siya, dapat normal, ganyan siya. Pag nakatanggal, walang lumalabas na gasolina. Tapos ito, higupin lang natin siya para malaman na natin kung gumagana. Saka lang siya gumagana kapag nakahigup na tayo dito, mga idol. Huwag kayong mag-alala, mga idol, walang gasolina to. Kaya kahit nahigupin nyo to, wala kayong mahihigup na gasolina. Ganito lang yung gawin nyo, mga idol, para malaman nyo kung ayos siya. So ayan na, mga idol, may lumalabas na gas dyan. Yan dapat yung normal, mga idol. Pero halimbawa, pagka hinigop mo siya, tapos wala pa rin siyang lumalabas na gas, possible din, sira yung vacuum ninyo, mga idol. O kaya dito, may butas. Kaya double check ninyo, mga idol. Kaya bago kayo bumili ng fuel cap ninyo, dapat sigurado kayo na sira talaga siya, para hindi masayang yung pera nyo, mga idol. So gawin, yun na yung gawin nyo, mga idol. Tanggalin nyo lang ito yung dalawa, tapos ito, pahigop mo lang. Maramdaman mo naman na parang may tunog dito, para parang yun yung go signal na para buwaba yung gas natin. Kasi dapat yung normal nito, wala siyang lumalabas na gas hanggat hindi natin ito siya na higop, o kaya hindi siya umaandar yung makina natin. So hanggang dito na lang video natin, mga idol. Maraming salamat sa pagpapanood niyo ng video na to. Sana nakatulong sa inyo to, mga idol. Na huwag muna kayo bumili ng fuel cap kung hindi po sigurado muna na sira talaga to, para hindi naman masayang yung gastos ninyo. So hanggang dito na lang yung video natin.